Yan mga idol, matagal tayong walang upload. Gawa nga nang wala pa namang karera dito sa atin, sa club natin. So dito nga ay yung mga SDR 2025 natin. Yan, so ito na sila, malapit na makumpleto. So target natin ay nasa 25 to 30 birds. Yan, so ito ay 22 na. Tapos yung nandun ay nasa may tatlo pa ata na inakay na hindi nawawalay sa breeder run natin. At yun nga, malapit na silang makumpleto. So yung iba dito bumabara ako na, nagbibihis na rin. Yan, so naglulugon sila. Tapos yung iba kakawalay lang. Yan, mga bago lang, may mga dilaw-dilaw pa. So nasa 22 na to na piraso yung mga pang SDR natin. So banded nga lahat to ng club ring for SDR series 2025. At dito ay may mga pang off color din tayo. So sa ngayon meron tayong apat na black kasama yung hindi pa nawawalay doon. Yan, ito yung dalawa natin na black. Yan, so ito yung isa pa. So ito yata yung 11 feathers dati, kung naalala nyo yung in-upload ko sa Facebook. Ito yung 11 feathers natin noon, ito na siya ngayon. Yan, so ito na rin yung mga nauna natin, first batch natin ng inakay. Yan, so naglulugon na sila. Bumabara ako na rin. Actually lumilipad na yung iba dito. Tapos yung iba ay hindi pa marunong lumabas. So one lock fly a day lang kasi, or one lock fly a week lang yung nagagawa natin. Gawa nga ng busy din tayo sa trabaho. Yan, so nagpapalit sila ng mga balahibo. Yan, so hindi ko kasi masyadong hinahawakan tong mga to. Hindi ko hinahawakan kaya ganyan sila kailap. Hindi sila sanay sa tao. So hopefully maging maganda yung lipad ng mga ibon natin kasi nasa 20 plus dito. Yan. Madumi rin yung lop natin. Gawa nga ng hindi rin ako masyado nakakapaglinis, once a week lang. So ganito naman yung design ng lop natin ngayon. Yan. So nahuhulog naman yung mga dumi nila din sa baba. So ito lang, mating. Dito lang sit ako naglalapag ng feeder nila o yung kainan nila. So healthy naman yung mga ibon natin. At yun nga, hindi pa ako nakakapag-vaccine. Gawa nga nang hindi pa sila kompleto. So hopefully, by next month, kompleto na sila. Makapag-vaccine na rin ako. Tapos yun, makapag-poloply na rin. So hindi nga rin ako masyado nakakapag-poloply ngayon. Gawa nga nang busy. Tapos yun, ongoing yung karera ng ibang club. So mahirap mag-poloply kasi madami nagtitraining. Yan, so baka may chance na masama sa lipad yung mga ibon natin. Mali natin, makasalubong nila yung mga flock ng kalapate o yung grupo ng mga kalapate na pinapalipad. Tapos yun, sasama sila. Doon mawawala yung mga ibon. So dito nga may nag-overfly na rin ng mga ibon natin na first time lumipad tapos lumayo kaagad. So pagka ganun, hinahayaan ko na lang. Hindi ko na rin hinahanap. Yan. So kung babalik, edi goods. Pag hindi, ay hindi na lang. Kasi yun, mga first time nilang lumipad dati, lumalayo. Lahi ng mga ibon talaga yung ganun. Kasi yung mga kapatid nila dati, ganun din. So, bihira lang yung hindi nag-overfly sa kanila. Sa lahi na yun. Actually, lahi yun ni Bjorn. Kasi, pero may mga kapatid naman to. Si Bjorn dito. Tapos, yung isang brown ng lopman natin. Kasi may lopman din tayo dito na binigyan ng sing-sing. Tapos, ilalaban niya. So limang piraso yung sa kanya. Ewan ko kung nasuksok na niya yung ibang singsing na kinuha niya sa atin. So konting update lang naman tayo dito sa mga kalapati natin para lang upload dito sa YouTube channel natin kasi 1 month na rin noong last na nakapag-upload tayo. So ito nga pala yung anak ni Odin to. Yung Taiwan natin. Yan, so magkakapatid yan. Tatlo ata sila dito na magkakapatid. Same din yung mga Cooper lines natin at mga Benito Goke na ibon. Yan, so may mga anak din dito. Tatlo din ata. So halos magkakapatid lang din lahat to yung mga ibon natin. Yung mga black naman na dalawa galing kay Pare Restilop. Yan, so pinasuksok natin yung isa tapos pinasuksok ng lockman natin yung isa. Actually magkapatid ata yung dalawang yon. Pero may puti. Yan, hindi sila solo na black. So, literal na off-color. So, yung black natin na 11 feathers dati, yung na-upload natin, eto siya, ito pala, sa baba. Yan, iba yung pagka-black niya. Yan, so, hindi ko pwedeng sabihin yung direct na linyada yung mga naano natin kasi madami nanonood. Yan, so, pag na-dagit or nakuha yung mga ibon natin, at least hindi nila alam kung anong line.
So, yun mga idol, dito muna yung update natin. So, mag-upload ulit ako sa mga susunod na araw kung ano yung update sa loft natin. So, ngayon nga ay kulang nga tayo sa loft. Yan. So, wala tayong mga lagayan ng stock bird. Yan, so, mga breeder natin nandun sa kabila, dyan sa kabilang loft. Tapos, yung mga flyers natin na old bird nandyan din sa kabilang loft. So, halo-halo sila dyan. O sana makapagpagawa pa ng isa pang lagayan ng mga ibon. So yan mga idol, dito muna natin tatapusin yung video natin ngayon. Peace out mga idol and happy flying!